Oh, iha, bakit naman biglaan? Malungkot na tanong sa akin ni Tia Myrna. May nangyari ba? May problema ka ba? Umiling ako at naiiyak na. Tia, salamat talaga sa pag-aalaga sa anak ko. Pero kailangan ko na pong umalis. Narealize ko na hindi para sa amin ang lugar na ito. Sobrang saya ko po na itinuring niyo po ako na pamilya niyo. Pero may problema po ako na hindi masabi-sabi sa inyo. Pasensya na po talaga, Tia Myrna. Nagmamadali kong inilagay sa bag ang mga damit namin at iba pang mga gamit. Tinawagan ko rin si Sarah kahit ilang taon ko na siyang hindi kinausap. Sinalubong niya ako ng mahabang litanya at sobrang tampo niya dahil hindi ko raw siya kinontak. Nakiusap ako na makitira muna sa apartment nila since wala naman siyang kasama. Pumayag agad siya sa gusto ko. Iha! Umupo si Tia Myrna sa kama at tiningnan ako. Titigil ka na ba talaga sa trabaho? Sayang lang talaga, iha. Kung may problema ka naman sa pera, pwede ka namang umutang sa akin. Umiling ako at nagpatuloy sa paglalagay. Hindi po pera ang problema ko, Tia Myrna. Sinara ko ang zipper sa baybaling sa kanya. Kailangan ko lang po talagang umalis. Pasensya na po talaga. Mabuti at tulog pa ang anak ko, kaya malaya akong nakagalaw. Hindi ito ang totoong plano ko. Pero mas mabuting umalis na lang ako sa islang ito para hindi na ako guguluhin ni Zachary ulit. Ayoko na siyang makita pa. Sana naman ay may puso pa siya kung talagang may pakialam pa siya sa akin. Sana hindi niya paalisin ang mga tao rito kung may konsensya pa siya. Sige, iha. Naiintindihan ko ang desisyon mo. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Napamahal na rin sa akin ang anak mo at mamimiss ko siya. Umupo ako sa kama at hinawakan ang kamay ni Tia Myrna. Ramdam na ramdam ko ang lungkot niya at nakita ko na nanubig na ang kanyang mga mata. Tia Myrna, hindi naman po ako lalayo. Pwede niyo pong bisitahin si Zelor kapag may oras po kayo. Nginitian ko siya at saka niyakap. Kinaumagahan ay nagtungo ako sa opisina ni Ma'am Emma, dala-dala ang resignation letter. Nakita ko pa na napatingin sa damit ko ang ibang kasamahan ko. Si Jamaica naman ay nagtaas ng kilay sa akin, sabay pasada ng tingin. I sigh. Today, I wore a black tank top and the skinny jeans. Nakalugay ang aking medyo kulot na buhok at nakasuot ng flip-flops. Lumapit siya sa akin habang may walis siyang dala. May asawa pala si Mr. Villacorta. Humalakak siya. Hindi pala siya pwede malandi. Hindi ko siya pinansin at umupo na lamang sa upuan malapit sa pintuan ng opisina ni Ma'am Emma. Hindi pa kasi siya dumating dahil may nilalakad pa. Dala ko ang tote bag ko na naglalaman ng envelope. Bakit ka nga pala hindi naka-uniform? Feeling guest ka na rin dito? Umirap siya sa akin. Tiningnan ko siya. Ano naman sa'yo? Surely, you will be happy about what I am about to do today. Peki ako ngumiti sa kanya at nang nakita si Ma'am Emma ay sinalubong ko agad ito. Nagulat pa siya nang makita niya akong hindi naka-uniform. Good morning, ma'am. Bati ko. Kumunot ang noo niya at saka kinuha ang susi sa kanyang bag. Good morning, Hazel. Can we talk po? Magalang na tanong ko. Sa opisina niyo po sana. Tumango siya at binuksan ang pinto. Napayakap ako sa aking sarili nang makaramdam ako ng lamig pagpasok namin sa opisina niya. Binuksan niya ang ilaw at binalingan ako. Sinara niya ang pinto. Halika, maupo ka. Ayan niya, sabay turo sa upuan malapit sa desk.
Tumango ako at humugot ng malalim na hininga. Hazel, seryoso ka ba rito? Gulat na tanong ni Ma'am Emma habang hawak-hawak ang resignation letter ko. Tumango ako at napayuko. I'm sorry, Ma'am Emma. Aalis na kasi ako sa isla. Hindi po kayo ang rason o kung sino man rito. May malalim na dahilan po ko. Siguro para sa iba, mababaw ang desisyon ko. Pero para sa akin, malalim na dahilan ang dahilan ko. Ayoko na ulit makita si Zachary. Kasalanan niya na kung papaalisin niya ang mga tao roon. Habang buhay ko siyang kamumuhian kapag ganun nga ang mangyayari. Binalik ni Ma'am Emma ang letter ko sa sobre at bumuntong hininga. Kitang-kita ko sa reaksyon niya ang paghihinaya. Okay, mukhang hindi na yata kita mapipigilan. Isa ka sa mga magagaling na workers dito. Hindi kita makakalimutan, Hazel. Naglahad siya ng kamay sa akin para mag-shake hands. Tinanggap ko ito at nginitian siya ng tipid. Maraming salamat po sa lahat, Ma'am Emma. Mabigat ang dibdib ko nang lumabas ako sa opisina. Ang hirap ding bitiwan ang trabaho na ito. Pero kung mananatili ako rito, hindi uusad ang buhay ko. Gaga! Sigaw ni Joel mula sa malayo at nagmamadaling lumapit sa akin. Grabe, aalis ka na talaga? Lumuluha niya akong tiningnan at pinalo pa ang balikat ko. Si Leia ay nakasimangot na sa akin. Napakagat ako sa aking labi dahil nagigilty ako. Iiwan ko na ang isla at iiwan ko na rin sila. Bakit ka nag-resign? Pinahiran niya ang luha niya sa mata at sinamaan ako ng tingin. Ang daya-daya mo! Iiwan mo na kami? Niyakap ko silang dalawa at napangiti. Tinapik ko ang likuran nila at humiwalay. Nagtatampo pa rin ang mukha ni Leia, samantalang umiiyak naman si Joel. Ang OA ng mga ito. Hindi naman ako mamamatay. Uy, grabe kayo. Hindi naman ako mawawala. Pwede niyo pa rin naman ako bisitahin o hindi kaya tawagan. Ngumiti ako at kinurot ang tagiliran nilang dalawa. At saka invited kayo sa birthday ng anak ko. Hindi kayo mawawala. Sabi mo yan, girl, ha? Ngumuso si Joel. Ikaw na nga lang mapagtsikahan ko ng chismis eh. Mamimiss namin si Zelor Hayes. Si Leia, sabay hawak sa braso ko. Kapag may oras kami, bibisita kami. Tumango ako at ngumiti muli sa kanila. Bago ako umuwi, ay naglibot-libot muna ako sa buong resort. Hindi ko kasi nalibot lahat at tingin ko, huling pagkakataon ko na umapak dito. Napangiti ako nang maalala ko ang mga memories namin nila Joel at Leia. Noong first time kong dinala ang anak ko sa resort, ay pinagkaguluhan ang anak ko. Halos hindi na nga siya ibigay sa akin ng mga katrabaho ko dahil super cute raw ng anak ko. Nang nakita ko ang pool area, ay pupunta na sana ako roon, ngunit natigilan ako sa nakita. Parang tinusok ng karayom ang puso ko nang nakita ko silang dalawa na naliligo sa pool. Magkayakap. Para akong nabunutan ng tinik sa nakita. Sumikip ang dibdib ko at napaatras. Nagsimulang nanubig ang mata ko at nanginig ang kamay ko. Kapag ibubuka ko ang bibig ko, ay walang lumalabas na salita. Nagkabalikan na ba sila? Natauhan ba si Zachary? Tumulo ang luha ko at mas lalong napaatras. Ito ang gusto mo, Hazel, hindi ba? Ito naman talaga ang gusto ko nung una pa lang. Kaya wala akong karapatan na umiyak. Dala ang bigat sa aking dibdib, ay tuluyan ko na silang tinalikuran. Oh my God! Tili ni Sarah at agad kinuha muli sa akin si Zelor. Gulat na gulat siya nang nakita niya na may dala akong bata. Mabuti at hindi umiyak si Zelor dahil mailap pa naman iyon sa ibang tao.
nilagay ko ang bag sa sofa at umupo. Pinagbasdan ko ang munting apartment ni Sarah. Sobrang simple lang, ngunit sobrang linis. Parang walang nakatira dahil walang masyadong gamit. May anak ka na? Gulat niyang tanong habang buhat-buhat pa rin ang anak kong naguguluhan na at mukhang naiiyak na. Kinagat ko ang aking ibabang labi at nag-iwas ng tingin. Magugulat talaga si Sarah dahil wala siyang alam. Ang akala niya ay ako lang ang kasama niyang titira sa apartment niya. Pero sobrang gulat niya nang nakitang kasama ko si Zilor. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin ko. Umupo siya sa tabi ko at inilagay si Zilor sa kanyang kandungan. How? Wala akong alam na may boyfriend ka pala, Zel. Mahinahong sabi niya at tinapik ang balikat ko. Nang nag-angat ako ng tingin, ay nakangiti siya sa akin. Binalingan ko ang anak ko na ngayon ay pinaglalaruan ang mahabang buhok ni Sarah. Nag-iwas ako ng tingin at napayo ko. Pinaglalaruan ko ang kuko ko at huminga ng malalim. Hindi ko maiwasan ang mag-guilty kasi hindi ko sinabi ang mga problema at sekreto ko sa kanya. Kaibigan ko na si Sarah noon pa man at baka isipin niya ay hindi ko siya pinagkatiwalaan. I'm sorry, Sarah. Mahina kong sambit habang nakayuko. Hindi ko pa masasabi sa'yo. Natatakot ako na baka mag-iba na ang tingin niya sa akin kapag sinabi ko. Palagi akong kinikwentuhan ni Sarah tungkol sa mga kabit at alam ko rin kung gaano kaayaw ni Sarah sa ganong klaseng tao dahil yun ang sumira sa pamilya niya. Alam ni Sarah ang tungkol sa mama ko at naiinis siya dahil wala rang paki si mama sa akin. Napati pangalan kong mahaba ay nurse ang nagpangalan dahil ganun niya kaayaw sa akin. Kaya natatakot ako na baka masira ang pagkakaibigan namin ni Sarah dahil isa akong kabit. Tinapik muli ni Sarah ang balikat ko kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Nakita ko sa mata niya ang sobrang pag-alala. Ngumiti siya sa akin at tumango. Okay, I understand, Zel. Hindi kita pipilitin. Basta tandaan mo na nandito lang ako. Tutulungan kitang palakihin siya. Ngumiti siya sa akin at nilingon ang anak ko. His hair is curly and he's cute, Zel. Napangiti ako habang pinagmamasdan siya habang nasa kandungan niya ang anak ko. Siguro kapag may anak na si Sarah, magiging mabuting ina siya. Mahilig sa mga bata si Sarah. Lumalambot ang puso niya kapag nakakita siya ng mga bata sa kalsada. Narinig ko sa kanya dati na balak niya sana i-pursue ang education pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. Wala na ba kayo ng boyfriend mo? Tanong ko habang pinakita niya sa akin ang magiging kwarto namin ni Zelor. Nagkibit-balikat lang siya at pinisil ang pisngi ng anak ko. Yes, isang taon na. Hindi ko alam. Sumakabilang punday na yata. Ewan, wala na rin sa akin. Narealize ko na mas maganda pala maging single. Umupo kaming dalawa sa malambot na kama at inilagay niya si Zilor doon upang makahiga. Mahilig talaga sa laruan ang anak ko. Hindi man lang mabitiw-bitiwan ang robot na binili ko sa palengke. Tumayo si Sarah at binuksan ang electric fan. Babalik ka ba sa work? Sa GRM. Naglakad siya sa patungong cabinet at binuksan ito. Dito mo pala ilalagay ang mga gamit ninyo ng baby mo. Aniya at hinaplos ang loob ng cabinet. Ay, may alikabok pa pala. Lilinisan ko ito mamaya. Umiling agad ako. Nako, huwag na. Ako nang bahala riyan, Sarah, at saka... Hep? Pinutol niya ako at nagtaas ng kamay. Ngayon nga lang kita ulit nakita eh. Hayaan mo nga akong gawin para sa'yo. Kumindat siya sa akin pagkatapos. Natawa ako at napailing. Ibinaling ko ang tingin ko sa anak ko na nagsimula itong gumapang. Kung babalik ka sa work, paano naman ang anak mo?
sino ang magbabantay sa kanya? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Sarah at umupo sa dulo ng kama. Bumuntong hininga ako at nilingon siya. Nakita ko na nakatingin na siya sa anak ko. Hindi na ako babalik sa trabaho. Tumingala ako saglit bago nagbaba ng tingin. Bala ko magtayo ng maliit na negosyo, Sarah. Alam mo naman kung gaano ko kagusto ang pagbibake, hindi ba? Mabuti na rin yun para mas matuunan ko ng pansin ang anak ko. OMG! Napatakip siya sa kanyang bibig at nanlalaki pa ang mata. Talaga? After so many years, naisipan mo na? Tumango ako at ngumiti sa kanya. Oo, siguro kailangan ko nang gamitin ang nalalaman ko at pagkakitaan. Para rin naman ito sa anak ko. Mahirap siyang buhayin mag-isa, pero kakayanin ko. Umusog siya at ngumuso sa akin. I am here. Di ka kaya mag-isa. Huwag mo ngang suluhin problema mo. Pwede mo rin siya ihabilin sa pinsan ko kapag magdi-deliver ka. Ngumiti siya sa akin. Excited ako sa business mo. 100% support ako. Miss na miss ko na cupcakes mo. Ngumiti ako sa kanya at napabuntong hininga. Siguro ito na ang muling simula ng buhay ko. Si Zach, titiisin ko. Sisikapin ko na hindi na siya iisipin ulit. Pagod na ako sa kanya at gusto ko nang makalimutan siya. Wala siyang ambag sa buhay ko, kundi sakit at paghihirap lang. Nagising ako ng madaling araw dahil sa iyak ni Zilor. Nag-alala ako dahil baka magising ang mga kapitbahay. Agad kong binuhat ang anak ko at pilit na pinapatahan. Shhh! Anong gusto mo? Bakit umiiyak si baby Zilor? Ngumuso ako at hinalikan siya sa pisngi. Agad kong hinanda ang gatas na tinimpla ko para sa kanya at ipapainom ko na sana, ngunit umilag siya at mas lalong umiyak. Naibaba ko tuloy ang gatas at nanlumo na sinasayaw ang anak ko. Tahan na, baby Zilor. Napangiwi ako nang naramdaman ko ang bigat sa kanyang diaper. Napagtanto ko na puno na ito kaya siguro siya umiiyak. Ilalapag ko na sana siya sa kama nang biglang bumukas ang pinto at bumungad ang humihikab na si Sarah habang ang buhok ay buhaghag. Nahihiya tuloy ako kasi mukhang nagising ko yata siya dahil sa iyak ni Zilor. Oh, anong nangyari? Tanong niya at tuluyan ang pumasok sa kwarto at nilapitan ang anak ko. Kumuha ako ng diaper, pulbos at wipes bago siya binalingan. Umiiyak kasi puno na pala ang diaper. Pagpasensyahan mo na ang anak ko ha. Malakas kasi siya umiyak. Naku! Umiling siya sa akin at nginitian ang anak ko. Okay lang yun. Tutulungan kita. Napangiwi ako. Baka hindi mo alam kung paano eh. Binigay ko kay Zilor ang robot niya, kaya unti-unti na itong tumahan. Kaya nga practice. Sige na, pamimilit niya. Wala naman akong magawa kundi hayaan siya sa gusto niyang mangyari. Tawang-tawa ako nang malagyan ng konting tae ang kamay niya. Pinipilit niya kasing siya ang magtanggal ng diaper. Kaya ayon. Ew! Ako na nga lang. Natatawa kong sinabi at nilinisan na ang anak ko. Ew! Ako na nga eh. Giit niya pa kahit na diring-diri na siya. Practice ito so magiging future baby ko. Napailing na lang ako at pinanood na lang siya. Nilagyan niya ng diaper ang anak ko. Bibilhan ko ng stroller ang anak mo. Maligayang sinabi ni Sarah sabay bukas ng refrigerator. May kinuha siyang tubig at inilapag sa lamesa. Para maipasyal natin. Ano? Natatawa kong tanong sa kanya. Makakalakad na ang anak ko, Sarah. Ano ka ba? Mas maganda kung mga laruan ibigay mo sa anak ko kesa sa stroller.
Ngumuso siya at umupo sa monoblock chair. Anong bang dapat kong ibigay? Nakakatampo ka naman kasi. Hindi mo man lang pinaalam sa akin na may anak ka na pala at hindi pa ako ninang. Pagmamaktol niya. Sara, sapat na itong pinatuloy mo kami. Ikaw talaga. Umiling ako at hinalikan sa pisngi ang anak ko. Pinakain ko siya ng lugaw kasi yun naman talaga ang pinapakain ko sa kanya kapag almusal. Tapos lalagyan ng soup. Bilisan niyong kumain dyan. Punta tayong mall. Aniya at ibinalik ang tubig sa refrigerator. Marami rin kasi akong dapat bilhin at wala akong trabaho ngayon. Sara, kasi... Heist, ayan ka na naman. Inilingan niya ako. Maligo ka na. Ako nang bahala sa baby mo. Wala akong magawa kundi sundin ang gusto niya. Naligo ako at nagbihis ng isang simpleng damit. Tinali ko rin ang buhok ko at naglagay ng kunting pulbo. Suot ko ay itim na blusa at puti na pantalon. Si Zilor ay binihisan ko rin ng isang terno na damit na bagay sa kanya. Tinali ko rin ang kulot niyang buhok dahil umaapaw na sa kanyang mata. Grabing kulot naman ito, Zel! Manghang sinabi ni Sarah. Ngumiti lang ako sa kanya at nag-iwas ng tingin. Siyempre, kulot yan. Kulot kasi ang kalahi ng ama niya. Baby Zilor, look! Tinuro ni Sarah ang statue ng McDonald's nang nakarating kami sa mall. Siya ang may hawak sa anak ko habang ako ay nasa likuran lang nila. Ang anak ko ay walang kaalam-alam at nasa akin lang nakatingin. Ang kanyang kamay ay nakayakap sa leeg ni Sarah. Natawa ako at kinawayan ang anak ko. Mabuti at hindi siya umiyak kapag si Sarah ang magbubuhat sa kanya. Mapili sa tao ang anak ko, kaya nakapagtataka na hindi siya umiiyak kapag si Sarah. Ano ba ang bibilhin ko? Tanong niya sabay baling sa akin. Stroller? Napangiwi ako. Sarah, ewan ko talaga sa'yo. Malaki na ang anak ko. Alam ko naman yun. Humalakhak siya. Pero baka kasi mabuntis ka ulit. Ako unang magiging ninang. Uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Anong mabubuntis ulit? Hindi na yun mangyayari, no? Sapat na si Zilor sa akin at hindi na ulit ako magpapapasok ng lalaki sa buhay ko. Naglibot kami at bumili ng mga gamit. Ang sabi ni Sarah ay ngayon pa raw siya ulit nakapag-shopping sa mall dahil nawalan daw siya ng oras at palagi raw siyang umaalis at minsan nagli-leave sa trabaho dahil magta-travel around the country. May mga gamit na ako sa pagbibake sa bahay, Zel. Ngumiti siya sa akin at itinulak ako sa groceries. Bumili ka na ng mga ingredients para sa business mo. Sa akin muna si Zilor. Sinamaan ko siya ng tingin at inirapan. Gagi, pikun. Tumawa siya at binalingan ang anak ko. Bye muna kay Mami Zilor. Kay Mami Sarah ka muna. Mama! Kumaway ang anak ko. Umawang ang labi ko. Nang hindi ako gumalaw, ay lumapit siya sa akin at mas tinulak ako. Aray ko! Sige na! Paano ka magkakanegosyo kung wala kang ingredients? Anong gusto mong flavor sa cupcake mo? Tain ni Zilor? Namilog ang mata ko at hindi makapaniwala sa sinabi niya. Sara, ang dugyot mo. Ngumisi siya. Kaya nga, dalian mo dyan. Napabuntong hininga na lamang ako at tumalikod sa kanila. Siguro tama nga si Sara. Kailangan ko nang mamili ng mga ingredients para makapagsimula na ako. Wala na akong trabaho at kailangan ko ng pagkakakitaan para mabuhay at maibigay kay Zilor ang mga pangangailangan niya. Habang tulak-tulak ko ang cart, ay inisa-isa ko ang mga ingredient na kailangan sa cupcake. Habang namimili ako ng ingredients, ay aksidente kong nahulog ang evaporada can, kaya dali-dali akong napayuko at akmang kukunin na sana, pero napasinghap ako nang maunahan ako ng isang kamay. Salamat.
Napaatras ako at natigilan sa pagsasalita nang nakita ko kung sino ang nasa harapan ko. Walang kangiti-ngiti ang kanyang mukha at nag-aalab ang kanyang mata sa sobrang galit. Bumilis ang tibok ng puso ko at agad nag-iwas ng tingin. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya rito. At ang mas lalong ikinabahala ko ay si Zilor. Nakita niya ba si Zilor? Nang mas umatras pa ako, ay marahas siyang naglakad patungo sa akin at hinawakan ang palapulsuhan. Napasinghap ako at mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. "Why did you leave?" galit na tanong niya. Napalunok ako at napatingin sa paligid. Bakit ba minalas ako? Walang masyadong tao sa seksyon na ito at tanging kami lang dalawa. Pilit kong ilayo ang kamay ko sa kanya, ngunit mas lalo lamang niyang hinigpitan ang pagkahawak. Salubong ang kanyang kilay at pilit hinuhuli ang aking tingin. Nataranta ako nang may ibang customer na pumasok sa section at natatakot ako na makikita kami. Akmang tatakbo na sana ako nang hinila niya ako papalabas ng grocery section at nagtungo sa parking lot kung saan nakapark ang kanyang kotse. Kinakabahan ako dahil walang imik si Zachary. At sa higpit ng hawak niya sa akin, ay alam ko na galit siya. Bakit ba siya galit? Dahil ba iniwan ko siya? Ano naman ngayon? Marahas niyang binuksan ang pinto ng front seat at itinulak ako papasok sa loob. Nauntog pa ang ulo ko sa upuan at nataranta ako ng padabog niyang sinarado ang pinto. "Ano ba?" sigaw ko at pilit na binuksan ang pinto. "Zach, ano bang kailangan mo sa akin?" Nang makaupo na siya sa driver's seat, ay sinuntok niya ang manibela at galit akong binalingan. Ang kanyang mata ay namumula at kitang-kita ko na halos ang ugat sa kanyang leeg. "Bakit ka umalis?" sigaw niya at ginulo ang sariling buhok. "Ang dami kong ginawa para lang makabalik ka sa akin. Ginawa ko ang lahat just to keep you by my side. At ito ka kumawala ulit." Umawang ang labi ko kasabay ng pagkirot ng puso ko. "Zach," pagod ko siyang binalingan. "Hindi mo ba naiintindihan? Lumayo na ako kasi ayoko na. Just leave me alone." "Leave you alone?" sigaw niya at marahas na sinapo ang sariling mukha sabay baling sa akin. "How can I leave you alone? Ikaw ang gusto ko. Bakit ka ba palaging takot? Bakit palagi kang lumalayo? Kahit alam kong ayaw mo na, hinahabol pa rin kita kasi mahal kita." Kinagat ko ang labi ko at hindi nagsalita. "Magkayakap kayo, Zachary. Ano ang ibig sabihin nun? Wala lang yun?" "Alam kong mali ang lahat. Nagkamali ako. Niloko kita. Pero kahit kailan, hindi ko niloko ang asawa ko. Dahil unang-una pa lang, ikaw ang unang pumasok sa buhay ko bago siya. Ikaw ang unang nagustuhan ko bago pa man ako itinali sa kanya. At ginagawa ko lahat para tuluyan na siyang mawala sa landas ko. Ano ba, Hazel? Makiramdam ka naman. Hindi lang ikaw ang nasasaktan dito. Ako! Ako rin! Ano bang gusto mong ipunto, Zachary? Wala ka talagang puso. Kitang-kita ko. Bakit hindi mo hinayaan ang asawa mo na magluksa sa patay niyong anak? Ganun ka na ba katigas? At inuuna pa ang announcement paper?" Tanong ko sa kanya. Biglang nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan ng pagtataka. "What?" Umiling ako sa kanya at humigpit ang kapit sa damit. "Ang sama-sama mo talaga." "What the fuck are you talking about, anak?" Sarkastiko siyang tumawa. "Wala kaming anak. At ngayon itatanggi mo pa?" "Of course."
ginulo niya ang buhok niya. Of course, itatanggi ko dahil hindi ko anak yun. I told you before that she was cheating on me. Palagi niyang binabalikan ang lalaki niya, pero hindi niya kayang makipaghiwalay sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung maniniwala pa ba ako sa kanya o hindi. Umiiling ako at sinapo ang noo. Nilabanan ko ang sariling emosyon. Zel, napasinghap ako nang hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan. Please, don't leave me. Zach, nakakapagod na. Hindi pa ako pagod. Umiling siya. Nasasaktan ako dahil umiiyak na siya sa harapan ko. Humigpit na ang hawak niya sa kamay at pinipiga ang puso ko dahil doon. Bakit pa kasi nangyari ang lahat ng ito? Ang hirap. Pumikit ako at humugot ng malalim na hininga. No, of course you love me. Tumulo ang luha niya sa kamay ko. Of course you do. Galit ka lang sa akin kasi ganito ako. Naging ganito ang takbo ng buhay ko. I am miserable at hindi ako perpektong tao, Zel. Napalunok ako at napayuko. Zach, ayoko na. Let's fix ourselves first, Zachary. Mahina kong sinabi at pumikit. Doon ko lang namalaya na tumulo na pala ang luha sa aking mga mata.